Welcome to my house. Ngayon, magluluto tayo ng isa sa mga paboritong ulam, beefsteak Tagalog, na tinatawag rin natin na bistek. Ang kailangan natin dito, ang mga sumusunod, karne ng baka, na slice lang siya ng manipis, asukar or sugar, soy sauce, cooking oil, bawang, isang lemon at isang sibuyas, at gagamit din tayo ng seasoning. Ginagamit ko yung garlic pepper seasoning. Ang unang gawin natin, ilagay lang ang karne sa bowl, tapos ihalo ang soy sauce. Ilagay rin natin ang sugar. Kalahating sugar lang muna para matantya natin yung tamis. Pigaan din natin ito ng kalahating lemon. Kalahati lang muna kasi baka sobrang asim. Ang maganda dito kasi flexible itong ingredients natin. Depende sa yung panlasa. Ihalo lang natin ito hanggang sa ma-coat ng marinate yung karne natin. Tapos, iset aside lang ng mga 20 minutes habang nagre-ready tayo. Maglagay lang ng mantika sa frying pan or sa kaldero or kung ano man ang gusto nyong lutuan. Dito ginamit ko yung medyo malalim na frying pan. Igisa lang ang garlic. Mabango. Ayan. Gisa. Tapos, ilagay na natin ang nahiwang onions. Kalahating onions lang to kasi gamitin natin mamaya yung kalahati. Ituloy lang natin ang pag-isa. Nang pagka medyo transparent na ang sibuyas at saka yung bawang, medyo brown na yung mga gilid-gilid niya. Pwede na nating ilagay ang karne. So, ilagay na natin ang karne. Igisa natin yung karne sa bawang at saka sa sibuyas. Yan, medyo iluto lang natin. Igisa sa bawang at sibuyas. Tapos ihalo na rin natin ang natira nating mixture, yung minarinate natin, yung binabad natin. Tapos takpan lang natin at pakuluin ng mga 2 to 3 minutes. Bantayan din natin, baka matuyuan. So nagdagdag na ako dito ng tubig na 1.5 cup. Para malaga talaga at maluto ang karne. Itakpan ulit ito at ipakuluin ng mga 20 to 30 minutes. Pero i-check nyo rin ng maya-maya para hindi matuyuan. Ito, ilagay na natin ang onions. Takpan ulit ng mga 1 minute lang. Almost ready na yan. Pagkatapos ng 1 minute, ayan, masarap na. I-garnish na natin siya ng spring onions. Optional lang ito. Dagdag bango at saka ganda. Ayan. Pwede na nating patayin yung apoy. May konting sabaw lang siya. Ayan. Masarap. Mauubos ang kanin. Tapos, pwede na nating iserve. Ayan, ready na yan. Ready na para iserve. Kuha lang tayo ng kanin, tapos ipatong sa kanin. Kain tayo. Ayan, masarap. Okay, maraming salamat sa uulitin.